Yung guys, so pag-uusapan natin ngayon ang pinakamagandang gawin kapag nagkaroon ng kaso. So ano muna tayo ngayon? Parts muna tayo ng respondent or ng accused or ng suspect, di ba? So once na ang isang tao ay nagkaroon ng kaso or nagkaroon na file ng demanda, so alam naman natin o alam kung sa palagay nyo ay malakas yung katibayan, unang-una, witness. So hindi po yung porke po walang witness basta mayroong katibayan, maaari pa pong matalo yung talo yung complainant. So kung sa palagay nyo ang isang respondent ay guilty talaga na sa akusasyon, so ang pinakamagandang gawin dito ay ang tinatawag na settlement. So karamihan, kung maliliit lang naman na kaso, ay nakikipag-settle dyan. Huwag kayong manghinayang sa amount na ibibigay nyo o ibibigay ng ibabayad o iaariglo. Kasi pera lang yan. Lalong-lalo nakikitain nyo pa naman yan. So, ang mahalaga dyan, ma-save nyo ang pangalan ng mga suspect kung marami. Lalong-lalo na kung potensyal, no? Pero kung, well, kung talagang wala ka ng choice at palagay mong guilty ka at wala kang pambayad, so para iwas kulong, kung maliit lang naman na krimen, yun, last option, magkaroon ng final sentence at mag-apply ng probation. O, disadvantage dyan, magkakaroon ng criminal record ang isang tao. So, kung ikaw naman ay isang dakilang tambay o nasa bahay lang at nakakumit ng maliit na kasalanan, no? Which is na itabi ang usapan dito, ang tinutukoy ko dito yung magkaroon ng final sentence, okay lang yun, mag-apply ka ng probation. Pero kung potential pa yung tao, lalong-lalo na kung mga bata pa, no? So, sikapin talagang maariglo, ma-dismiss yung kaso, maiurong. So, sa maliit na amount na aabot ng makakaya, ay makipag-settle para ma-save yung pangalan ng tao o pangalan ng suspect. Okay? So, yan na yung, sa akin ha, yun na yung pinaka-the best na solusyon, ang pag-ariglo. Last option lang yung probation kung talaga bargaining or probation. Sa bargaining kasi nakikipag parang ina-admit mo na ang kasalanan mo dito, nakikipagtawaran ka lang ng sintensya. Parang nang inaamin mo dito na guilty ka. Kaya lang ang pag-amin mo ay sa mas mababang krimen or pinapababa ang parusa from theft to simple theft or kaya sa kung sa 9165 naman drug related case from 6 years 5 maaaring maging 6 years 12 na lang o kaya 11 from 6 years 12 to maging 11 mas magaan. So yun po ang nakikita kong remedyo kung talagang naiipit na at wala kang kakayahang magbayad, gusto mong matapos, gusto mong mas madali. Last option yung bargaining and probation. Ang the best way is ariglo. Lalong-lalo na kung sa palagay nyo, ang respondent talaga ay talo. Malakas yung katibayan. So, yun po ang power ng ariglo. So, huwag takasan, lalong-lalo na kung maliit na krimen. Huwag ma-stress. Huwag matakot. So, harapin. Kasi mas mahirap ang magtago
kaysa harapin mo kung maliit lang naman na kasalanan. Okay? Marami pa, kahit naman magkaroon ka ng criminal record, pwede ka pang mabuhay na normal eh. May mga marami tayong kilala diyan na mga sikat na mga personalities, no? Ang daming criminal record. Pero tuloy naman ang buhay nila, no? So hindi naman sila nawala ng pag-asa. Eh, so the same lang 'yan sa atin. The same lang sa inyo. Nagkataon nga lang siguro yung mga sikat na personality eh maraming fan, maraming pera. So that tayo medyo mababang level. So kailangan lang ng kaalaman. Although kulang tayo sa pera, pero may solusyon. Okay? Yun po ang nakikita ko. So maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating channel. My name is Olicia ko. Kung kayo ay nakasubscribe na, maraming salamat, no. Baka pwedeng i-share, i-comment. Thank you for watching. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.